Ang tipa ni Joseph, ang ikalabing isang anak nina Jacob at Rachel. Unang kabanata, si Joseph, ang ikalabing isang anak nina Jacob at Rachel, ang maganda at minamahal, ang kanyang pakikibaka laban sa mapanaksong Egyptian. Ang kopya ng tipa ni Joseph, nang malapit na siyang mamatay ay tinawag niya ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kapatid at sinabi sa kanila, aking mga kapatid at aking mga anak, makinig kay Joseph na minamahal ng Israel. Pakinggan ninyo, mga anak ko, ang inyong ama. Nakita ko sa aking buhay ang inggit at kamatayan. Ngunit hindi ako naligaw, ngunit nagtiyaga sa katotohanan ng Panginoon. Ang mga kapatid kong ito ay napuot sa akin, ngunit inibig ako ng Panginoon. Inibig nilang patayin ako, ngunit binantayan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Ibinaba nila ako sa hukay at itinaas uli ako ng kataas-taasan. Ipinagbili ako sa pagkaalipin at pinalaya ako ng Panginoon ng lahat. Ako ay dinala sa pagkabihag at tinulungan ako ng kanyang malakas na kamay. Ako ay dinapuan ng gutom at ang Panginoon mismo ang nagpakain sa akin. Nag-iisa ako at inaliw ako ng Diyos. Ako ay may sakit at dinalaw ako ng Panginoon. Ako ay nasa bilangguan at ang aking Diyos ay nagpakita ng biyaya sa akin. Nasa mga gapos at pinalaya niya ako. Siniraan ang aking puri at ipinagtanggol niya ang aking kaso. Mapait na pananalita ng mga Egyptian at iniligtas niya ako. Nainggit sa akin ang mga kapwa-alipin at itinaas niya ako. At ang punong kapitan ni Pharaoh ay ipinagkatiwala sa akin ang kanyang bahay. At ako ay nakipaglaban sa isang walang hiyang babae na hinihimok ako na lumabag kasama niya. Ngunit iniligtas ako ng Diyos ng Israel na aking ama mula sa nagniningas na apoy. Ako ay inihagi sa bilangguan, ako ay binugbog, ako ay tinutuya. Ngunit ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na makahanap ng awa sa paningin ng bantay ng bilangguan. Sapagkat hindi pinababayaan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya, kahit sa kadiliman o sa mga tanikala o sa mga kapighatian o sa mga pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ay hindi napapahiya na gaya ng tao, ni gaya ng anak ng tao na siya'y natatakot, ni gaya ng ipinanganak sa lupa ay mahina o natatakot. Ngunit sa lahat ng mga bagay na iyon, siya ay nagbibigay ng proteksyon. At sa iba't ibang paraan, siya ay umaaliw, bagamat sa kaunting panahon, siya ay umaalis upang subukin ang hilig ng kaluluwa. Sa 10 tukso ay ipinakita niya na ako ay aprobado. At sa lahat ng iyon ay tiniis ko, sapagkat ang pagtitiis ay isang makapangyarihang alindog. At ang pagtitiis ay nagbibigay ng maraming mabubuting bagay. Gaano kadalas ako binantaan ng babaeng Egyptian ng kamatayan? Gaano kadalas niya akong pinarusahan? At pagkatapos ay tinawag niya ako at binantaan ako. At nang ayaw kong sumama sa kanya, sinabi niya sa akin, ikaw ay magiging Panginoon ko. At ang lahat na nasa aking bahay, kung ibibigay mo ang iyong sarili sa akin, at ikaw ay magiging gaya ng aming Panginoon. Ngunit inalala ko ang mga salita ng aking ama. At pumasok ako sa aking silid, ako ay umiyak at nanalangin sa Panginoon. At ako'y nag-ayuno sa 7 taon na iyon. Ako'y nagmukha sa mga Egyptian bilang isang namumuhay ng may kagandahang loob. Sapagkat sila nag-aayuno dahil sa Diyos ay tumatanggap ng kagandahan ng mukha. At kung ang aking Panginoon ay wala sa bahay, hindi ako uminom ng alak. Ni sa loob ng 3 araw ay kinuha ko ang aking pagkain. Ngunit ibinigay ko ito sa mga dukha at may sakit. At hinanap ko ang Panginoon ng maaga at umiyak ako para sa babaeng Egyptian ng Memphis sapagkat walang humpay na binabagabag niya ako sapagkat sa gabi rin ay pumunta siya sa akin sa ilalim ng pagkukunwari ng pagdalaw sa akin. At dahil wala siyang anak na lalaki ay nagkunwaring itinuturing niya akong anak. At sa loob ng ilang panahon ay niyakap niya ako bilang isang anak at hindi ko alam ito. Ngunit nang maglaon, hiningad niya akong dalhin sa pakikiapid. At ang aking namalayan ito ay nalungkot ako hanggang sa kamatayan. At nang siya'y makaalis, ako'y nakapag-isip-isip at tumangis para sa kanya ng maraming araw. Sapagkat nakilala ko ang kanyang panlilinlang at ang kanyang pagdaraya.
at aking ipinahayag sa kanya ang mga salita ng kataas-taasan. Baka sana siya ay tumalikod sa kanyang masamang tita. Madalas sa makatuwid, siya ay nambobola sa akin ng mga salita bilang isang banal na tao. At sa kanyang pananalita ay pinupuri ang aking kalinisang puri sa harap ng kanyang asawa, habang nagnanais na siluin ako kapag kami ay nag-iisa. Sapagkat hayagang pinuri niya ako bilang malinis at sa lihim sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot sa aking asawa, sapagkat siya'y nahihikayat tungkol sa iyong kalinisang puri. Sapagkat kahit na may magsabi man sa kanya tungkol sa atin ay hindi siya maniniwala. Dahil sa lahat ng bagay na ito ay humiga ako sa lupa at nagsumamo sa Diyos na iligtas ako ng Panginoon mula sa kanyang pandilinlang." At nang wala na siyang maipanaig, muli siyang lumapit sa akin sa ilalim ng pagsusumamo ng pagtuturo upang matutuhan niya ang salita ng Diyos. Ang sinabi niya sa akin, "Kung nanaisin mong iwanan ko ang aking mga Diyos-Diyosan, sumiping ka sa akin at ihikayatin ko ang aking asawa na lumayo sa kanyang mga Diyos-Diyosan at kami ay lalakad sa batas ng iyong Panginoon." Sinabi ko sa kanya, "Hindi gugustuhin ng Panginoon na ang mga gumagalang sa kanya ay nasa karumihan at hindi rin siya nalulugod sa mga nangangalo niya, ngunit sa mga lumalapit sa kanya na may dalisay na puso at walang dungis na mga labi. Ngunit pinakinggan niya ang kanyang kapayapaan na nananabik na matupad ang kanyang masamang hangarin." At ibinigay ko pa ng husto ang aking sarili sa pag-aayuno at panalangin upang ako ay iligtas ng Panginoon mula sa kanya. At muli, sa ibang pagkakataon ay sinabi niya sa akin, "Kung hindi ka mangangalo niya, papatayin ko ang aking asawa sa pamamagitan ng lason at kukunin kang maging asawa ko." Kaya nga nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking mga damit at sinabi ko sa kanya, "Babae, igalang mo ang Diyos at huwag gawin ang masamang gawain ito. Baka ikaw ay mapahamak, sapagkat talastasin mo na aking ipahayag itong iyong kaisipan sa lahat ng tao. Kaya't siya sa takot ay nakiusap na huwag kong ipahayag ang katha na ito. At siya'y umalis na nagpapaginhawa sa akin ng mga kaloob at ipinadala sa akin ang bawat kaluguran ng mga anak ng tao. At pagkatapos ay pinadalahan niya ako ng pagkain na may halong mga pangakit, gayuma. At nang dumating ang yunok na nagdala nito, tumingala ako at nakita ko ang isang kilakilabot na tao na may tabak na nagbibigay sa akin ng pagkain. At napagtanto ko na ang kanyang pakana ay upang dayain ako. At nang siya'y makaalis ay umiyak ako na hindi ko tinikman iyon o ang alinmang pagkain niya. Kaya pagkatapos ng isang araw ay lumapit siya sa akin at pinagmasdan ang pagkain. At sinabi sa akin, "Bakit hindi ka kumain ng pagkain?" Sinabi ko sa kanya, "Ito ay dahil pinunan mo ito ng nakakamatay ng mga engkanto. At paano mo nasabi, hindi ako lumalapit sa mga Diyos-Diyosan kundi sa Panginoon lamang." Ngayon sa makatwid, alamin mo na ang Diyos ng aking ama ay inihayag sa akin sa pamamagitan ng kanyang anghel ang iyong kasamaan. At iningatan ko ito upang hatulan ka, baka sakaling ikaw ay makakita at magsisi. Ngunit upang malaman mo na ang kasamaan ng masasama ay walang kapangyarihan sa kanila na sumasama sa Diyos ng may kalinisang puri, masdan, kukuha ako nito at kakain sa harap mo. At pagkasabi ng gayon na nalangin ako ng ganito, ang Diyos ng aking mga ama at ang anghel ni Abraham ay sumaakin at kumain. At nang makita niya ito, siya ay nagpatira pa sa aking paanan, umiiyak at itinayo ko siya at pinayuhan. At nangako siyang hindi nagagawa ng kasamaang ito. Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon pa rin sa kasamaan. At siya ay tumingin sa paligid kung paano ako masilo at nagmuntong hininga ng malalim. Siya ay nalulumbay kahit na siya ay walang sakit. At nang makita siya ng kanyang asawa, sinabi niya sa kanya, "Bakit nalulumbay ang iyong mukha?" At sinabi niya sa kanya, "Ako ay may kirot sa aking puso at ang mga daing ng aking espiritu ay pinahihirapan ako." At sa gayoy inaliw niya ang walang sakit. Pagkatapos alinsunod na sinasamantala niya ang isang pagkakataon, siya ay sumugod sa akin habang ang kanyang asawa ay nasa labas pa. At sinabi sa akin, "Ako ay magbibigti sa aking sarili o itatapon ang aking sarili sa isang bangin kung ikaw ay hindi sisiping sa akin."
At nang makita ko ang espiritu ni Belyar na bumabagabag sa kanya, manalangin ako sa Panginoon at sinabi sa kanya, "Bakit kahabag-habag na babae? Ikaw ay nababagabag at nababalisa, nabubulag sa mga kasalanan. Alalahanin na kung ikaw ay magpapakamatay, si Astejo, ang babae ng iyong asawa, ang iyong karibal, ipapaluin ang iyong mga anak at iyong sisirain ang iyong alaala mula sa lupa." At sinabi niya sa akin, "Oh, kung gayon, mahalin mo ako. Sapat na ito sa akin. Makipaglaban ka lamang para sa aking buhay at ang aking mga anak. At inaasahan kong masisihan din ako sa aking naisin." Ngunit hindi niya alam na dahil sa aking Panginoon ay nagsalita ako ng ganito at hindi dahil sa kanya. Sapagkat kung ang isang tao ay bumagsak sa harap ng pagsinta ng isang masamang pagnanasa at naging alipin nito, maging tulad nitong babae, anuman ang mamuting bagay na marinig niya patungkol sa pagsinta na iyon, tinatanggap niya ito ng may layunin sa kanyang masamang pagnanasa. Ipinapahayag ko sa makatuwid sa inyo, mga anak ko, na mga ika-anim na oras nang siya ay humiwalay sa akin at lumuhod ako sa harapan ng Panginoon buong araw at buong gabi. At bandang madaling araw ay bumangon ako habang umiiyak at nananalangin na lumaya mula sa kanya. Sa wakas, pagkatapos, hinawakan niya ang aking mga kasuotan. Pilit akong kinakaladkad upang makipag-ugnay sa kanya. Nang sa makatuwid, nakita ko na sa kanyang kabaliwan ay hawak niya ng mahigpit ang aking damit. Iniwan ko ito at tumakas na hubad. At habang hawak ng mahigpit ang aking damit, ay nagsinungaling siya sa akin. At nang dumating ang kanyang asawa, ay inihagis niya ako sa bilangguan sa kanyang bahay. At kinabukasan ay hinampas niya ako at ipinasok sa bilangguan ni Pharaoh. At noong ako ay nakagapos, ang babaeng Egyptian ay pinahirapan ng dalamhati. At siya ay dumating at narinig kung paano akong nagpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa tahanan ng kadiliman. At may masayang tinig ay nagalang. Niluluwalhati ang aking Diyos na ako ay nailigtas mula sa mahalay na pagnanasa ng babaeng Egyptian. At madalas na nagpadala siya sa akin na nagsasabing, "Pumayag kang tuparin ang aking hangarin, at palalayain kita mula sa iyong mga gapos, at palalayain kita mula sa kadiliman." At kahit sa pag-iisip ay hindi ako kumiling sa kanya. Sapagkat mahal ng Diyos, siya na nasa lungga ng kasamaan, ay pinagsasama ang pag-aayuno sa kalinisang puri, kaysa sa taong nasa silid ng mga hari, ay pinagsasama ang karangyaan at lisensya. At kung ang isang tao ay nabubuhay sa kalinisang puri at nagdanais din ng kaluwalhatian, at nalalaman ng kataas-taasan na ito ay narapat para sa kanya, ginawa rin niya ito sa akin. Gaano kadalas, bagamat siya ay may sakit, siya ay bumaba sa akin na hindi napapansin ng mga oras, at nakinig sa aking tinig habang ako ay nananalangin. At nang marinig ko ang kanyang mga daing, ay tumahimik ako. Sapagkat noong ako ay nasa kanyang bahay, ay nakaugalian niyang ipakita ang kanyang mga bisig at mga suso at magabinti upang ako ay sumiping kasama niya. Sapagkat siya'y napakaganda, pinalamutian ng napakaganda upang ako'y dayain. At binantayan ako ng Panginoon mula sa kanyang mga katha. Ikalawang kabanata. Si Joseph ay biktima ng maraming pakana ng masamang katalinuhan ng babaeng Memphian. Para sa isang kawili-wiling propetikong talinghaga, tingnan ang mga talata 73-74. Nakikita ninyo sa makatuwid, mga anak ko, kung gaano ang mga dakilang bagay na ginagawa ng pagtitiis at ang panalangin na may pag-aayuno. Gayon din kayo kung inyong susundin ang kalinisang puri at kadalisayan ng may pagtitiis at panalangin, ng may pag-aayuno sa pagpapakumbababa ng puso. Ang Panginoon ay mananahan sa inyo dahil mahal niya ang kalinisang puri. At saan man naninirahan ang kataas-taasan, kahit na ang inggit, o pagkaalipin o paninirang puri ay sumapit sa isang tao, ang Panginoon na nananahan sa kanya. Alang-alang sa kanyang kalinisang puri ay hindi lamang nagligtas sa kanya mula sa kasamaan, kundi dinadakila rin siya gaya ko. Sapagkat sa lahat ng paraan ang tao ay itinataas maging sa gawa o sa salita o sa pag-iisip. Nalalaman ng aking mga kapatid kung gaano ako minahal ng aking ama. At gayon may hindi ko itinaas ang aking sarili sa aking pag-iisip. Bagaman ako'y bata, mayroon akong takot sa Diyos sa aking puso.
sapagkat alam ko na ang lahat ng bagay ay lilipas. At hindi ko itinaas ang aking sarili laban sa kanila ng may masamang layunin, kundi ginalang ko ang aking mga kapatid. At bilang paggalang sa kanila, kahit na ako ay ipinagbili, ako ay umiwas na sabihin sa mga Ismailita na ako ay anak ni Jacob, isang dakilang tao at isang makapangyarihan. Gawin din ninyo, aking mga anak, magkaroon ng pagkatakot sa Diyos sa lahat ng inyong mga gawa sa harap ng inyong mga mata, at igalang ang inyong mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng batas ng Panginoon ay mamahalin niya. At nang ako'y dumating sa Indo-Colpite kasama ang mga Ismailita, tinatanong nila ako na sinasabi, ikaw ba ay alipin? At sinabi ko na ako ay isang aliping ipinanganak sa bahay upang hindi ko mapahiya ang aking mga kapatid. At ang pinakamatanda sa kanila ay nagsabi sa akin, ikaw ay hindi isang alipin sapagkat maging ang iyong anyo ay nagpapakita nito. Ngunit sinabi ko na ako ay kanilang alipin. Ngayon, nang kami ay dumating sa Egypt, sila'y nagtalo tungkol sa akin, kung sino sa kanila ang bibili sa akin at kukuha sa akin. Kaya't minagaling ng lahat na ako'y manatili sa Egypt na kasama ng mga ngalakal ng kanilang pangangalakal, hanggang sa sila'y makabalik na may dalang kalakal. At binigyan ako ng Panginoon ng pabor sa mga mata ng mga ngalakal at ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang bahay. At pinagpala siya ng Diyos sa pamamagitan ng aking paraan, at dinagdagan siya sa ginto at pilak at sa mga katulong sa bahay. At ako'y kasama niya sa 3 buwan at 5 araw. At nang panahong iyaong ang babaeng Memphian, ang asawa ni Pentephris, ay dumating sa isang karo na may malaking karangian sapagkat narinig niya sa kanyang mga yunok ang tungkol sa akin. At sinabi niya sa kanyang asawa na ang mga ngalakal ay yumaman sa pamamagitan ng isang batang Hebreo. At sinabi nila na siya ay tiyak na ninakaw mula sa lupain ng Canaan. Ngayon sa makatwid, magbigay ka ng katarungan sa kanya at dalhin ang binata sa iyong bahay. Sa gayoy pagpapalain ka ng Diyos ng mga Hebreo, sapagkat ang biyaya mula sa langit ay nasa kanya. At si Pentephris ay nahikayat sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at inutusan na dalhin ang mga ngalakal at sinabi sa kanya, ano itong aking naririnig tungkol sa iyo na ikaw ay nagnanakaw ng mga tao sa lupain ng Canaan at iyong ipinagbibili sila bilang mga alipin? Ngunit ang mga ngalakal ay nagpatira pa sa kanyang paanan at nakiusap sa kanya, sinasabi, isinasama ko sa iyo aking Panginoon, hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi. At sinabi ni Pentephris sa kanya, saan kung gayon ang aliping Hebreo? At sinabi niya, ipinagkatiwala siya ng mga Ismailita sa akin hanggang sa sila ay makabalik. Ngunit hindi siya naniwala sa kanya, kundi inutusan siyang hubaran at paluin. At nang ipagpumilit niya ang pahayag na ito, sinabi ni Pentephris, hayaang dalhin ang binata. At nang ako ay dinala, ako yumukod kay Pentephris, sapagkat siya ay ikatlo sa ranggo ng mga pinuno ni Pharaoh. At inihiwalay niya ako sa kanya at sinabi sa akin, ikaw ba isang alipin o malaya? At sinabi ko, isang alipin. At sinabi niya, kanino? At sinabi ko, ang mga Ismailita. At sinabi niya, paano ka naging alipin nila? At sinabi ko, binili nila ako mula sa lupain ng Canaan. At sinabi niya sa akin, tunay na nagsisinungaling ka. At agad niyang inutusan akong hubaran at paluin. Ngayon, ang babaeng Memphian ay nakatingin sa akin sa isang bintana habang ako ay pinapalo, sapagkat ang kanyang bahay ay malapit, at siya ay nagpadala sa kanya na nagsasabi, ang paghatol mo ay hindi matuwid, sapagkat pinarusahan mo ang isang taong malaya na ninakaw, na para bang siya ay isang mana na langsang. At nang hindi ako nagbago sa aking pananalita, bagamat ako ay pinalo, ay iniutos niya na ako ay ikulong, hanggang ang sabi niya ay dumating ang mga may-ari ng bata. At sinabi ng babae sa kanyang asawa, bakit mo kinulong ang bihag at mainam na batang lalaki sa mga tanikala na mas nararapat na palayain at hintayin? Sapagkat inais niyang makita ako dahil sa pagnanasa sa kasalanan. Ngunit ako ay walang alam tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa kanya, hindi kaugalian ng mga Egyptian na kunin ang pag-aari ng iba bago ibigay ang katibayan.
ito sa makatuwid, sinabi niya hinggil sa mga ngalakal. Ngunit patungkol sa batang lalaki, siya ay dapat makulong. Pagkaraan ng 24 na araw ay dumating ang mga Ismailita sapagkat narinig nila na si Jacob na aking ama ay labis na nagdadalamhati tungkol sa akin. At sila ay lumapit at nagsabi sa akin, paano mo nasabi na ikaw isang alipin? At masdan, nalaman namin na ikaw ay anak ng isang makapangyarihang lalaki sa lupain ng Canaan. At ang iyong ama ay nagdadalamhati pa rin para sa iyo, sa sako at abo. Nang marinig ko ito, ay natunaw ang aking bituka at natunaw ang aking puso. At labis kong ninais na umiyak, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na hindi ko dapat ilagay sa kahihiyan ng aking mga kapatid. At sinabi ko sa kanila, hindi ko alam, ako ay isang alipin. Pagkatapos sa makatuwid, sila ay nagpayo na ipagbili ako upang hindi ako matagpuan sa kanilang mga kamay. Sapagkat sila ay natakot sa aking ama, na baka siya ay dumating at magsagawa sa kanila ng isang matinding paghiganti, sapagkat kanilang narinig na siya ay makapangyarihan sa Diyos at sa mga tao. Pagkatapos ay sinabi ng mga ngalakal sa kanila, palayain mo ako sa kahatulan ni Pentifri. At sila ay lumapit at humiling sa akin, nagsasabing, sabihin mo na ikaw ay binili namin ng pera at palalayain niya kami. Ngayon, sinabi ng babaeng Memphian sa kanyang asawa, bilhin mo ang binata sapagkat aking narinig, sabi niya, na kanilang ipinagbibili siya. At pagdakay nagsugo siya ng isang yunok sa mga Ismailita at pinakiusapan silang ipagbili ako. Natapwat yamang ang yunok ay hindi pumayag na bilhin ako sa kanilang halaga. Siya'y nagbalik na nasubok sila at ipinalam niya sa kanyang panginoong babae na sila'y humingi ng malaking halaga para sa kanilang alipin. At siya ay nagpadala ng isa pang yunok na nagsasabi, kahit na humihingi sila ng 2 mina, bigyan mo sila. Huwag mong alalahanin ang ginto, bilhin mo lamang ang binata at dalhin mo siya sa akin. Kaya't yumaon ang yunok at binigyan sila ng 80 pirasong ginto at nakuha niya ako. Ngunit sa babaeng Egyptian ay sinabi niyang nagbigay ako ng 100. At kahit na alam ko ito, ako ay tumahimik, baka ang yunok ay mapahiya. Nakikita ninyo sa makatuwid, mga anak ko, kung anong mga dakilang bagay ang tiniis ko upang hindi ko ipahiya ang aking mga kapatid. Gawin din ninyo sa makatuwid, ibigin ang isa't isa. At may mahabang pagtitiis, itago ninyo ang mga kamalian ng isa't isa. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa pagkakaisa ng mga kapatid at sa layunin ng isang pusong nasisiyahan sa pag-ibig. At nang ang aking mga kapatid ay dumating sa Egypt, kanilang nalaman na aking ibinalik ang kanilang pera sa kanila at hindi ko sila pinagalitan at inaliw ko sila. At pagkamatay ni Jacob na aking ama ay minahal ko sila ng higit na sagana. At lahat ng bagay anuman ang iniutos niya ay ginawa ko ng labis para sa kanila. At hindi ko sila pinahintulutan na pahirapan sa pinakamaliliit na bagay. Lahat ng nasa aking kamay ay ibinigay ko sa kanila. At ang kanilang mga anak ay aking mga anak at ang aking mga anak bilang kanilang mga tagapaglingkod. At ang kanilang buhay ay aking buhay. At lahat ng kanilang pagdurusa ay aking pagdurusa. At lahat ng kanilang karamdaman ay aking kahinaan. Ang aking lupain ay kanilang lupain. At ang kanilang payo ay aking payo. At hindi ko itinaas ang aking sarili sa kanila sa kayabangan dahil sa aking makamundong kaluwalhatian. Ngunit ako ay kabilang sa kanila bilang isa sa pinakamababa. Kung kayo rin sa makatuwid ay lalakad sa mga kautusan ng Panginoon, aking mga anak, itataas niya kayo roon at pagpapalain kayo ng mabubuting bagay magpakailanman. At kung ang sino man ay naghahangad na gumagawa ng masama sa inyo, gumawa ng mabuti sa kanya at manalangin para sa kanya. At kayo ay matutubos ng Panginoon mula sa lahat ng kasamaan. Sapagkat masdan, nakikita ninyo na dahil sa aking pagpapakumbaba at mahabang pagtitiis, ay nakuha ko bilang asawa ang anak na babae ng saserdote ng Heliopolis. At binigyan ako ng 100 talento ginto kasama niya. At ginawa sila ng Panginoon na maglingkod sa akin. At binigyan din niya ako ng kagandahang gaya ng 1 bulaklak na higit pa sa mga kagandahan ng Israel. At iningatan niya ako hanggang sa katandaan, sa lakas at kagandahan, sapagkat ako ay katulad ni Jacob sa lahat ng bagay. At
at pakinggan ninyo, aking mga anak, gayon din ang pangitain na aking nakita. May 12 usa na kumakain, at ang siyam ay unang nangalat sa buong lupa, at gayon din naman ang 3. At nakita ko na mula kay Juda ay isinilang ang isang birhen na nakasuot ng kasuotang lino. At mula sa kanya, ipinanganak ang isang tupa na walang batik. At sa kanyang kaliwang kamay ay may parang leon. At ang lahat ng mga hayop ay sumugod laban sa kanya, at dinaig sila ng tupa, at nilipol sila, at niyapakan sila sa ilalim ng paa. At dahil sa kanya ang mga anghel at mga tao ay nagalak at ang buong lupain. At ang mga bagay na ito ang mangyayari sa kanilang kapanahunan sa mga huling araw. Kaya nga mga anak ko, sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon at parangalan ninyo si Levi at si Judah, sapagkat mula sa kanila ay babangon sa inyo ang Kordero ng Diyos, si Jesus Christ, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, isang nagliligtas sa lahat ng mga Hentil at Israel. Sapagkat ang kanyang kaharian ay isang walang hanggang kaharian na hindi lilipas. Ngunit ang aking kaharian sa gitna ninyo ay magwawakas na parang duyan ng bantay na pagkatapos ng tag-araw ay mawawala. Sapagkat nalalaman ko na pagkatapos ng aking kamatayan ay pahihirapan kayo ng mga Egyptian. Ngunit ipaghihiganti kayo ng Diyos at dadalhin kayo sa kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Ngunit dadalhin ninyo ang aking mga buto sa inyo, sapagkat kapag ang aking mga buto ay dinala doon, ang Panginoon ay sasa inyo sa liwanag, at si Bilyar ay nasa kadiliman na kasama ng mga Egyptian. At dalhin ninyo si Asenath na inyong ina sa Hippodrome, at malapit kay Rachel na inyong ina ay ilibing siya. At nang masabi niya ang mga bagay na ito, ay iniunat niya ang kanyang mga paa, at namatay sa mabuting katandaan. At ang buong Israel ay nagluksa para sa kanya, at ang buong Egypt na may malaking pagluluksa. At nang ang mga anak ni Israel ay umalis sa Egypt, kanilang dinala ang mga buto ni Joseph at inilibing siya sa Hebron na kasama ng kanyang mga magulang. At ang mga taon ng kanyang buhay ay 110 taon.